Company of Heroes 2 Videocast. Inihatid sa inyo ng Pinoy Company of Heroes. Panoorin at pakinggan ang mga videocasts at shoutcasts sa pinoycoh.wordpress.com. Okay, magandang araw sa lahat mga kaibigan. Ako po ang iyong abang lingkod, Silent Breacher, at sumayin nyo ang ika-apat na put-anim na videocast para sa Pinoy Company of Heroes. Ang mapang ating paglalabanan ay hindi ko pa alam dahil ang mapang ito ay inahatid sa inyo ng ating nagbabalik loob na strategy analyst na si TheNoobShow, na kilala na natin bilang si Sibs. Okay, alam ko parang term na ata yan ngayon ng mga kabataan. Pero gaya nga ng sabi ng title, binata na si TNS. So, ayun. Teka lang, naayos lang ako saglit. Pagpasensya nyo na yung mukha ko, galing pa ang trabaho. Bago pa ako ng bata. Saya. So, okay. Yun nga, gaya nga na nasabi ko, ipata tayo dun sa game. Okay. Sige ka nandito. Hindi gumagalaw yun, oh. Anyway. Friends Games. Ah, hindi. Sorry. Ayun, gumalaw na siya. Yay. Sorry kung matagal, ha. Ayan. Okay, fuck this guy. So, okay. Ang mapang ating paglalabanan sa araw na ito ay ang Kaan. At kalaban ni Sibs si JTV15. Maglalaro si Sibs bilang Russians, at si JTV maglalaro bilang OKW, Over Commando West. So, okay. Habang naglo-load yung game, nice kong batiin lahat ng mga bagong miyembro na nagsipasok sa ating maliit na komunidad. At sa ating mga old school na players na medyo, hindi ko alam kung active kayo o inactive, ginawa kong bukas ulit ang ating grupo dahil gusto kong bukain yung maliit na community natin. So medyo malapit-lapit na, lapit na siya mag-load. At okay, ni-request talaga ni TNS na i-cast tong larong ito. Sa kadahilan ng hindi ko pa malaman, pero ang sabi niya sa akin, panoorin ko raw siya maglaro dahil hindi niya pa alam kung anong mga pinaggagawa niya. So, tingnan na lang natin. So, oras ay 1 second. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin agad ang laban. Fog of War is off. 5 seconds and a go. Medyo iba yung simula natin. Okay, JTV nasa taas. Ay, nasa baba. At si Sibs ang maglalaro bilang Russians. Ang kanyang mga pinili: partisan tactics, guard motor coordination tactics, at Soviet combined arms army. At okay, medyo mahina sound, kaya lakasan natin ng konti. Anyway, samantala si JTV15 napupusuan niyang doktrina, Breakthrough Doctrine, Luftwaffe Ground Forces Doctrine, at ang Special Operations Doctrine. Nakamukha ni Don Pepot yung commander. Ayun ko. Feeling ko lang talaga kamukha siya ni Don Pepot. So okay, mula sa ating tactical map, makikita natin na gumawa ng building si Sibs. At the same time, dire-diretso lang sa pagkap si JTV15. Okay. Tama, kukonek ba to? Mukhang okay. Mukhang kailangan niya mapuntahan muna itong point na to bago mag-dikit itong high munitions point na ito. So, okay. Ano bang ginawa na building ni TNS? Ang una niyang ginawa ay Tier 1, Special Rifle Command. So, kasalukuyan na siyang gumagawa ng Scout Car. At ang ikatlong Vox Grenadiers ay ginagawa na ni
JTV 15. Okay, unang victory point, sinusubukan ng sungkitin ni JTV 15, pero wala pa rin mga kasalukuyang contact na nagaganap. Ganun din ang ginagawa ni TNS sa kandurang bahagi ng mapa. All 2 minutes na, medyo malaki tong mapa para sa 1v1. Okay, pero sigurado magkakaroon na ng contact. Andito na yung andito na yung scout car. Okay, unang nabawasan ng VPC at ang unang contact ay magaganap na. Ito na, unang contact sa pagitan ng mga conscripts at ng box grenadiers. Hindi ko alam kung may cover ba. Oh yes, meron naman, may green cover, pero ewan ko, hindi ko alam kung makakabaril sila. At yun, pupuwersahin na lang siguro ni JTV na kumuha ng cover dito sa side na to. At hindi, pumunta pa rin siya dun sa green cover, pero hindi ko alam kung bakit ganun siya gumalaw. At yun, napuwersa na siya umuwi. Samantala ang SWS supply half track narito na sa base ni JTV. Posible niyang gawing anong building to? Battle group headquarters. So ang battle group headquarters, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang ginagawa yan yung tier 2 building ng OPW. At yan, pwede mo siyang i-deploy sa territory mo as long as konektado. Kakaalala ko. Sorry, matagal din ako hindi nakapaglaro, pero alam ko ganun. So, kailangan na hawak mo muna yung territory. At with that building, makakabuo ka ng extra upgrades. Makagawa ka ng support gun, ng flak gun, saka ng infrared half track. At the same time, yung pinaka-importante, yung medics nandyan. Yun. So, okay. TNS, patuloy ang pananalasa sa Storm Pioneers. Hindi natin alam kung pupuwersahin ni TNS yung Storm Pioneers, pero okay, medyo nag-hesitate si TNS. TNS, okay, nasa itaas na bahagi. Kumantong muna siya. Pero bagamat napapauwi si JTV, maganda ang map control niya dahil sa mga sandaling ito na cut off si TNS at hindi niya makuha ang side na ito. Putol siya dito eh, so dito rin. Maganda yung yung preliminary setup ni JTV15. TNS, gumagamit ngayon ng penal battalion, nakikipagputukan ng mukha at hindi na kinaya ng mga box grenadiers, dahilan para ito yung tuluyang magpaalam sa saglit. At narito ang mga engineers ni TNS na susubukang ayusin ang butas-butas sa scout car. Pero sabi niya, umusok tayo ng onti habang inaayos mo ko, mag-cap ka na rin para masaya. So okay, di kinaya ng mga engineers, pero okay, nagdalawang isip siya, hindi, balik tayo, paano na ulit, ayun, yung isang engineer ni TNS, habang yung mga tropa nilang penal battalion, okay, nakikipagputukan din, pero maganda yung cover ng box grenadiers. At sa mga sandaling ito, okay, napansin na ito, okay, ang victory point sa mga sandaling ito, lahat ng victory point ay hawak ni JTV. Binatuhan ng granada ang penal battalion. Pero hindi, sabi niya, kailangan namin yan, sanay kami sa lamig, kaya gusto namin yung init. So, pero dahil sa pagbato ng incendiary grenades ng box grenadiers, medyo naluto ang balat ng penal battalion na ito. Okay, samantala, mapapansin natin na okay, na reconnect na ni TNS ang lokasyong ito. Dahilan para magkaroon na ulit ng plus 7 fuel doon sa dulo, sa may silangang bahagi. Samantala, okay, scout car, okay, mapupuwersa kaya ang Fox Grenadiers na ito? Hindi niya nagawa. Okay, pero okay, mukhang feeling ko bababa na naman si TNS para ayusin na dito. Ito yung sinasabi ko,
dun galing sa tier 2 building, yung 7 cm LEIG infantry support gun. So parang mortar lang siya. Ayan, para sa mga kaibigan nating ngayon pa lang nakapanood ng vidcast natin. Okay. Ang oras sa mga sandaling ito ay 7 minutes and 6 seconds, 7, 8, 9, and 10. Okay. Makikita natin ngayon dalawang box grenadiers laban sa isang conscript squad. Conscript squad na pagdesisyonan na umusok-usok maghanap ng cover doon sa sirang Sherman tank. At nagpatuloy ito sa pakikipagputukan samantala ang sniper nagtago. Yun, hindi. Mga chicks ba to? Yun, mga chicks na sniper. Yun. Uy, delikado tong box grenadiers. Pupuwersahin kaya ni TNS. TNS, habulin mo. Okay, TNS. Unang tip, kung kaya mo habulin, habulin mo. Yun, pero okay, good shot mula kay TNS. Pero hindi rin delikado rin yun ang sniper squad niya. Mukhang madadali yung chicks niya. Ayun lang, maka-alpas kaya ang sniper na ito. Nako po, napahinto. Ayun, pero nakatago. Hindi ko, ay nako, TNS, yari ka. Patay. Aray, iyak si ate. Masama ang loob ni ate. Ate, ate, bakit ka tumakbohan sa kalsada, ate? Okay, kung sa mga naglalaro ng CoH1, kung naalala nyo, pwedeng i-activate ang cloak kahit saan. Pero sa CoH2, hindi na po pwede yun dahil kailangan mo maghanap ng cover para makakuha ka na para makapag-cloak. Yun. So okay, rest in peace ate. Yun. Unang casualty yun para kay TNS. At okay. Samantala nakikita natin si TNS na kasalukuyang gumagawa ng tank of battalion. So pwede na siya maglabas ng ano nilalabas niya? Na T-70 malamang. Yan ang nababasa ko. Ayan. Samantala, nakapili na pala ng doktrina ang dalawang manlalaro. JTV, pinili ang Luftwaffe Ground Forces Doctrine. Si TNS, kung bakit TNS ang tawag sa niya, The Noob Show kasi yung talagang pangalan niya nun. So, yun. Sa kanya, Guard Motor Coordination Tactics. So, yun. Dahil doon, nakapaglabas na siya ng Guard Squad. Guards Infantry. Dito, itong poging mortar na to. Ayan. So, matapos na yung Tank of Battalion ni TNS. Okay. Okay, naglagay din ng tae si, ano, si JTV. Magandang preventive measure. Pero hindi, may nagpasyon ng granada. Pero paambaan tinamaan yung mga penal battalion. Pwersa din umuwi. Ang guard sa tampinal. Magandang bagsaan para ka JTV. At sa mga sandaling ito, ang victory point ay gumagalaw from 354 to 443. Kasalukuyang lamang si TNS. Yun. Ewan ko lang, ano nangyari dito sa engineers ni TNS at hindi niya ginagalaw. Kaya nga nang sabi ni Will, ating kaibigan mula sa Japan, huwag na huwag ka magpapalaki ng bayag. At yun, hindi ko alam kung paano bumagsak yun. Natamaan nata ng Panzerschreck ng mga Storm Pioneers dahilan para umuwi at magsumbong ang mga engineers na ito. Pero okay. Mapapansin natin na halos lahat ng puwersa ni TNS ay pumupunta sa kanlurang bahagi. At ito naman si False Remiagar Squad laban sa Penal Battalion. Uy, meron na rin T-70. Si ano, tama nga ihula ko. So T-70 light tank narito na para kay TNS. At okay na naging successful naman ang False Remiagar Squad na makat off ang big group. Pero yun, ban nako, delikado pa yung ano, yung False Remiagar. Nako. Nagawa man nila yung makat off yun nga lang, naghihingalo yung squad na yun dahil putokon nga. At ito, yung isang False Remiagar medyo natatae, masakit ang tiyan. Ayun. Wala. Uy.
Samantala, okay, tingnan natin nagaganap. Uy! Hmm! Uy! Mukhang delikado yung T-70! Madali kaya! Magandang bait para kay JTV! Ah! Yun lang! Patay! Yung crew! Actually, doon pa rin talaga ako nagtataka. Bakit pag isang tao na lang ang nasa crew, except sa machine gun, eh, iniiwanan lagi yung kung ano mang support weapon hawak nila. Okay. Samantala, okay. JTB-15, binanata ng Panzerfaust ang T-70 dahilan para magkaika-ika ang T-70. Nasalukuyan siyang hinahabol ng box grenadier squad. False Remyagar squad. Okay, sila ata yung False Remyagar kanina. At okay, nagpatuloy ng False Remyagar. Eto, para sa mga tropa ko. Eto sa'yo. Ah, hindi natuloy. Hindi ko alam kung ba't hindi natuloy. Feeling ko lumagpas sa, lumagpas sa range. Kaya hindi na pinansin. T-70, iika-ika. False Remyagar squad. Okay. Nako po! Oo, aray ko! Diyos ko po! Mm-hmm. Nako. At mukhang yun lang. Sabog ang T-70 ni TNS, pero ang kapalit naman noon yung False Remyagar squad niya. Sayang din yun, medyo malakas-lakas yung False Remyagar na yun, lalo na kapag taas na yung bet. Ewan ko kung napansin ni TNS tong infantry support gun, sana. Pero hindi natin alam. Napapansin ko lang kay TNS, okay, kung nagtatanong ka ng tip, medyo sobrang dikit-dikit yung mga troops mo. Ayun, not the usual TNS na dati kong kilala na sobrang lakas mang flank. Though, alam ko na normal pa rin yung flanking sa'yo. Natural, na itong kaibigan natin si TNS, sanay mang flank yan. Flank, hindi flank. Ayun. Okay, samantala, JTV. Wala, makulit. Talagang gusto niya talagang putulin si TNS sa point na to at lagi siyang successful sa pagputol nito. Pero, okay, hindi natin alam saan kaya umaatake si yung infantry support gun na nanakaw niya. Okay. 254, laban sa 443. At ang oras ng mga sandaling ito ay 14 minutes and 38 seconds. 39 and 40. Okay. Na-flank yung box grenadier squad. Pero, yun, tingnan mo. Kung napapansin nyo yung galawan ni TNS, padala siya ng tao dito at the same time may pumaflank sa baba. Yan yung natural at TNS na kinatatakutan dati sa CoH1. Samantala, JTV, okay, kinakat ang fuel point. Nagtangka siya mag-tanim ng tae pero hindi siya naging successful. Guards laban sa Storm Pioneer, nagpuputukan sa mukha. Binatuan ng granada pero medyo mahina ang granada ngayon ng guards. Hindi ko alam kung nagpatch na pero alam ko humina. Halos lahat ng granada humina except sa... Ayan, oh, malakas yan ngayon. Medyo lumakas-lakas yung incendiary grenades. Ayan. Grabe. TNS hawak na halos lahat ng mapa. Abang si JTV-15 medyo nagkakandara pa na bumawi. Pero hindi natin masabi, masyado pa maaga mga kaibigan. At okay. Uy, ginagawa na bang ano si ano? Okay, nakita natin na gumagawa na si TNS ng Mechanized Armor Company. Okay, dahil dito makakabuo na siya ng T-34, ng Katyusha, at ng SU-85. At dahil guards, naka-guards motor coordination siya, tama ba? Ayun.
pwede rin siya makapili ng T-34-85. So, tingnan natin. 198 na lang ang natitira sa mga sandaling ito. Okay. Ang ganda rin ng bato ni ano doon na sinopress muna si TNS bago siya binatuhan ng granada. Samantala, okay, bagsak isang guard ni TNS. Ito, amoy flank. Saan? Wala pa naman. Okay, pero okay. Mapapansin na natin na susugod ngayon pa pakanduran. Pa-flank nila itong dalawang box grenadier squad na to. At ganun na nga ang ginagawa ni TNS. Nako, yari pa ata yung ano, yung box grenadier na yun. Mapansin kaya. Ayun, grabe. Ito yung natural na TNS na nami-miss natin. Lakas mong flank, grabe. Ngayon lang, ang napapansin ko lang, hindi ko alam kung ganito na ba talaga yung style niya ngayon. Ooh! Diyos ko po! Nabatuhan pa ng granada yung box grenadier! At yun, patay. Luto. Ang box grenadier squad ng JTV 15, though medyo nakakapalag-palag siya ulit in terms of map control, naghati uli yung mapa, tingnan natin. Masyado pa maaga. Ay, okay, kaya ano pala to kay JTV pala to, akala ko kay ano, TNS. So, okay, kung pumesto kan yung napin ng tuluyan. Pero okay, sigurado mapapansin din ng MG34 yung guard squad na yun. Marami, lakas talaga mamunit to. May bet 4 ng box grenadier si JTV habang bet 2 yung storm pioneers niya. Pero hindi na natin masasabi yung putol eh. Putol siya dito papunta sa mga points na to. Pero hindi din eh. Konektado pa rin. So, hindi natin alam kung effective pa rin yung ginagawa ni JTV 15 kay TNS. Uy, nakapaglabas ulit ng panibagong false remiagar squad si JTV 15. Dahilan para, mukhang na right for the picking yung support gun. Ito, mukhang matinding contact ang mangyayari dito sa side ko to. Dalawang penals at mukhang makatapak na tae. Ayun na nga, nakatapak na isa. At yun, namatayan ng dalawang penal squad sa TNS. Bato ng granada. Pero okay, napansin na maaga. Nagbato rin ng incendiary grenades si JDB15. At yun, makikipagputukan sa mukha. Ang guards infantry laban sa Storm Pioneer. Napauwi ang penal at ang box grenadiers at ang Storm Pioneer. Pauwi na rin. Samantala kung ang flank ngayon ng False Remiagar squad laban sa guards. Habang engineer squad lalapit para makipaglutuan sa False Remiagar squad. Nako. May T-34 na. T-34 pero 76 lang yung kinuha niya, hindi 85. Siguro tamang pantaboy lang ng infantry. Pero mabuti na rin may armor na si TNS. TNS binaril ng PTRS at na nadapa yung isang false remiagar squad. Your predecessor died a hero.
pwersahin kaya ni TNS ang Rocket and Warfare na to. May chance, pero hindi pa pinapansin ni TNS yung Rocket and Warfare. At okay na expose yung puwet, pero okay, mukhang kayang-kaya naman sa iwan ni TNS to. Pero yung range ng ano, medyo hirap. Na-suppress na ng tuluyan yung oy, damage engine. Nako po. Delikado yung T-34. Nako, ayun na nga, at sumabog ng tuluyan yung unang T-34. Unang casualty. Oh. Shit, pero in the process, yung nakapatay, yung nakapag-snare dun sa T-34, eh napatay din ng guards. TNS, okay. Saan siya? Saan po yan nagpapagaling? At okay. Hindi ko alam bakit tinigil na TNS yung pag-cap dun sa silangang victory point. Pero sumasandaling ito, okay. Medyo nakakaporma si JTV15. At okay, isang tip lang mga kaibigan. Kung ikaw, nasa matino kang pag-iisip, habang nagka-cap ka pa lang, at alam mong sa kalaban pa yung point, huwag ka muna magtatanim ng tae. Yan. Yung pag dyan sa point na neutral na, wala nang line of sight yung kalaban mo, dun ka na mag-start magtanim para at least, ayun, hindi masasayang yung mine. Kasi either ang panlaban mo na lang dun eh, sana eh hindi talaga napansin nung kalaban mo na nagtatanim ka ng tae. Nako po, natuluyan yung nagkamali yata ng retreat si TNS dun, na instead yung engineers na pa-retreat niya eh yung penal battalion. Okay, nagtas action mga kaibigan. Guards laban sa Storm Pioneer, sila kaya yung naglaban kanina dito. Pok. Nako. Ay, nako, putek, yare, hindi maganda to. Hindi ko alam kung nakita rin ni TNS to, pero hindi ako sigurado makakita pa, pero yun. Most likely hindi nakita ni TNS, at swerte na rin si JTV dahil nakalaga siya ng isang guard at isang conscript na nakitropa. Eh ayun, medyo masama, nakakain sila ng tae, kaya ayan, gagapang-gapang sila ngayon. Di ko alam kung may dadampot nito, pero sana meron. Okay, dalawang Falchion Miagra squad nasa kaliwang bahagi naman ng mapa. At okay, tingnan natin anong plano ni TNS dito. Bagamat ang gaganda lagi ng mga flanks niya, eh nagagawa at nagagawan pa rin ng paraan ni JTV na makabawi. TNS nagbato ng granada, napauwi ang Vet 5 na Box Grenadiers. Dahilan para magsimula ng kunin ang silangang victory point. At the same time, Falchion Miagra naman ang bumibira sa kabila. Pero ito, sa gitna naman si TNS ulit. So, kung magtutuloy-tuloy ito ang victory points, eh posibleng babawasan na ulit para sa side ni JTV. Okay. Uy! Ito, Panther? Panther lang. Panther command. Okay. Panther laban sa T-34-85 na to. Sigurado ako. Pok. Okay. So, paano ko nasabi? Paano ko malalaman kung 76 o 85? Siyempre, mas malaking uso ng 85. At the same time, yun, may para siyang ganun. May mga drum sa gilid. Mas cute. Falchion Miagra nakipagbuno sa katutak na. Oy, at binoton! Binoton, mga kaibigan, yung ganda nung bira. Shit. Naluto yung Vet 5 ni JTV.
yung mga guards infantry ni TNS, bagamat nanghihina na, nako, talaga, umuwi ka na! Umuwi ka na! Di nabot. Okay. Good shot mula kay JTV. Kahit pa paano na paghiganti niya yung Vet 5 na box grenadier kanina. Pero ito hindi maganda, ikalawang T-34. Narito na. Matatry kaya, hindi na natuloy ang snare. Ang na-snare actually ay yung isang T-34. Oo. Okay. Ang oras ng mga sanda nito ay 27 minutes and 29 seconds. 30, 31, 32, 33, 34, and 35. Okay. Mas, apparently, mas maraming units si JTV ngayon kaysa kay TNS. Kahit na sobrang dami napapatay kanina ni ano ni TNS. Ni crew repairs ba? May crew repairs ang guard motor coordination tactics, pero sa kasamaang palad sa mga sandaling ito ay walang fuel. Ammo si Sibs o si TNS para magawa ang kinakailangang repair. Samantala, JTV nagtatanim uli ng tae at maganda yung placing ng tae niya dahil medyo close at medyo madalas daanan ng mga infantry ni TNS. Grabe. Ito, ang bagong attempt para lumusob kasama ng isang penal battalion at guards infantry. Sino kaya ang unang lalapit? Hindi pa inattempt ni TNS na ano? Okay, medyo delikado yung ano. Panther laban sa dalawang T-34. Pals yung agad squad, naghihingalo. Nakatapak pa yan ang tae si TNS. Nakatapak nga na matay na para mamatay ang dalawa, tatlo sa penal battalion. At okay, si JTV ang gumagawa ng flank ngayon. Siya ang naiipit, si TNS ang naiipit ngayon. At ang kasalukuyang victory point ticker ay nahinto sa 133 laban sa 259. Kasalukuyang pa rin pabor kay TNS. TNS nakakuha ng magandang cover habang si JTV 15 habang si TNS naman ay kasalukuyang kinakap ang gitnang victory point. Pero baka ayun, abot naman pala. Wow, ang sakit na rekit. Puwersahin kaya po, puwersahin ng Panzer Faust. Hindi pwede, andyan yung 76 at yun na. Dali ng auxiliary MG yung false jager. Oh, solid yung tama nung Panther dun sa T-34 ni TNS. Okay, ayun, kasabihin ko palang napansin na kagad ni TNS. Pero okay, yun, isang rule lang, wag kayong kung napapansin nyo, kung maglalaro kayo ng CoH2, wag nyong pababayaan na nakaano yan, na gumagalaw yung mga orasan na yan. So, ibig sabihin yan, idle kayo. Idle yung mismong unit. At ang oras mga sandali ito ay 31 minutes and 21 seconds. Ang mga victory points sa mga sandaling ito ay nalalaglag pa rin sa kamay ni TNS. Okay. Marami, maganda yung mga placing ng mga tae ni JTV. Parang
Sige, subukan mo lumusob. May kalalagyan ka, parang ganun yung dating eh. Oh. SU-85 laban sa Panther. Oh. T-34-85 mapupuwersay kaya nakuha na yung mindset kanina. Uy. In terms of armor, lamang na lamang si TNS. Sana lang ma-micro niya ng gusto. Shimiagar laban sa SU-85, T-34-85 at engineer squad na may flamethrower. Nako, wrong move ata yung Panther dito. Wrong move talaga. Ok. Ok. Nako, ma-flank kaya. Ooh. Dito yung tumira nun, pero okay, may panibagong Panther na naman. Si, SU-85 putok. Lakas nung tama nung ano, max speed na T-34-85, medyo hirap pa. Hindi natin alam kung bakit ginawa ni JTV yun. Okay na yung galawan niya kanina eh. Siguro kung medyo hinintay niya lang yung Panther niya, makakagalaw na siya maayos. Pero yung mga ganong klaseng galawan kasi, bawal kay TNS yun. May kalalagyan ka. At sa mahabang actually sa matagal na panahon, ngayon lang uli ako nakakita ng T-34 RAM, bagay na medyo bihirang gamitin ng mga players lately, pero hindi ko masabi kasi ako matagal na rin ako hindi nakakapaglaro. Masundot-sundot na lang ako. T-34-76 laban sa False Remyager Squad, pangalawang False Remyager Squad, susubukang mag-flank, pero hindi niya pa rin ginawa. Tatlong victory points sa mga sandaling ito ay pumapalo na. 2105 laban sa 242, pabor pa rin kay TNS. At kung hindi magagawa ng paraan ni JTV15 ang pag-dugo ng victory point, medyo magkakaroon siya ng problema. Pero speaking of which, napauwi niya yung guards ni TNS, dahilan para makap ang tanang victory point. Ooh! False Shimiagar. May bagong Panzer Faust. Pero medyo huli na ata. Ginagawa na ito doon. TNS, galaw. Nako, TNS, galaw. Yun. Umabot pa. Pero main gun destroyed. Kanlurang bahagi ng mapa, okay, kasalukuyang minama, kinakap ng MG34 squad ng JTB15. Anong gina, ayun, ito lang, TNS, ginagap sa ganyan. Kung nang kaka-cut-off ka lang, ang mga cut-off mo lang itong, nasa na yun? Itong dalawang part lang ng mapang to, yan lang, na nagawa niya naman. Nako po, na wala na to, medyo dali, medyo pagpag na niya na to ni TNS to. Auxiliary gun yung lumaban para dun sa Stormfinder na yun.
ang daming pwede nakawin ni TNS. At yun, nanakaw na nga niya yung Rocket and Warfare. Ang oras na mga sandali nito, 36 minutes and 59 seconds. 37 minutes na po mga kaibigan. At yun, pagkaraan na lamang ng ilang sandali, kung hindi magagawa ng paraan ni JTV15 to, JJ na to. Yan lang mga sabi ko. Ayun. So, wala, nawala yung ano, nawala yung, actually parang nawalan ng gana si JTV nung nadali yung dalawang panther niya. Pero okay, hindi natin masabi, malay mo, diba? Ayun, isa pang rule sa CoH, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa tapos ang laban. So, either may mag-surrender o mag-concede o mag-quit. Dahil COH1, minsan akala mo tapos na yung kalaban mo pero magugulat ka na lang, may ibubuo ka pa rin pala. Ooh! Ayos ni Miagra squad, okay na. Nagtangka sa gitna ng victory point at kung saan nakabantay ang dalawang T-34. T-34 sumalo ng round mula sa Rocket and Warfare. At okay, victory points masang daling ito oh. Ay mababa na sa 38. Pok! Bagsak na naman yung crew ng support gun. At okay, napag-desisyonan na ni JTV15 na shit, ayoko na. Okay, so nagtapos ang laban sa oras na 38 minutes and 42 seconds. Panalo ang ating kaibigan na si The Noob Show. Okay, ano ba napansin natin dun sa laban na yun? Ngayon, na masyado lang... Ayaw ko lang kung makikita ko pa yung tactical map. Binata. Ayaw na. So, yun. Masyado lang clump yung galawan ni TNS, pero other than that wala akong makitang problema dun sa galawan niya. Same old TNS pa rin, malupit pa rin na okay. Yun, it's a nice replay dahil yun, yung mapa hindi ko alam, nakapaglaro na ako dito dati pero hindi ko pa kabisado kung paano yung mismong galawan. So, okay. Mula sa bumubuo ng Pinoy Company of Heroes, ako po ang inyong abang lingkod, Silent Preacher. Dito po nagtatapos ang ating ika-46 na videocast. Mula sa Pinoy COH, ito po ang inyong abang lingkod, Silent Preacher. Magpapaalam muna sa inyo. Magandang araw, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyo lahat. Salamat.